Hello! Magandang umaga mga kadya. At narito po muli tayo sa part 3 ng ating balancing ng rotor at impeller. Ngayon po ay makikita nyo na po green na po ang plane 2. So malapit na po, konting-konti na lang po. Pag iyan po ay tumapat po siya sa green, perfect na po ang balancing natin. Kahit po basta sa gilid lang po, tolerance po kasi yan ng green na yan, tolerance. Ngayon, kahit saan po siya mapunta dyan, basta mag-green siya na ganito, okay na po siya. Ito rin po, kahit saan siya pumunta dyan at mag-green, ito konti na lang po to. Nasa tolerance, kasi ito tolerance po yan ng balancing. Tapos makikita nyo po yan sa pagbabalance pag pinaikot po to. Ayan po. Nung nakaraan pong vlog natin, ang una natin binalance is ito po. Ang rotor. Tapos ikinabit po natin ng third stage. Ayan po. Binalance po din po yan. Doon sa part 2 ng vlog natin, itong binalance. At ngayon po, part 3, sinama na po natin ito at final balance na po siya. Pagka-balance po nito yung part 2 na ipalapit namin, ngayon ipina-final balance na po namin to. Complete set na po siya ng isang rotor na may dalawang impeller, ang third stage at second stage. Kompleto na po siya. Ito po yung sensitive dito, isang runout. Yan po ang diyan po nakatapat ang vibration probe pag ikinabit na sa makina. Yan po, makikita po natin diyan. Konting-konti na lang po to at ngayon po ay nagpahinga lang dahil po actually hinihintay po namin ng kliyente ang client namin sa planta para po ipakita sa kanya ang pagbabalance namin at bago namin mailapit ito kasi konti na lang po ito na kailangan ma-witness niya na ito'y malapit na rito sa susunod na balance namin. Sa ngayon po, kami po ay naghihintay sa kliyente namin sa plant. Aaron, what plant is this? This is Shark. Ito po ay sa plantang Shark naka ang may-ari po nitong impeller na to. Ayan po. Pumayan po natin yung mga susunod ko pang video pag pina-under na po siya at binalance pa ng konti. Yun po, punta po tayo doon sa shop. Gala po muna tayo. Ayan po. Maliit lang ang shop namin. Ito nga palang nakikita nyo yan sa mga gilid na yan. Yan. Ay supply ng hangin. Air supply. Galing dun sa compressor namin. Ito naman. Ito namang malaking to ay ang sandblasting machine. Sandblasting po yan. Yan po. Makita po natin. Pinangalanan po siya ni blasting machine. Nakita niyo po yan sa loob. Ang blasting machine na yan. Yan po ginagamit namin pag nililinis namin yung rotor. Yan po ang loob niya. Pag nililinis namin yung rotor, nililinis namin ang backplate, ang nililinis namin ng itong diffuser, dyan po namin tinatapat. Dyan po namin nililinis. Ayan po. Dito naman po ay yung machine namin, yung lathe machine namin na ginagamit po namin pag may re-rectify kami na thread or bolt or nut. Ito po ang lathe machine namin.
Kasi po minsan kailangan namin ng dowel pin. Kailangan namin i-rectify siya para umayos siya dun sa pag i-guide namin. At minsan ginagamitan namin ng guide pin. Yun, nire-rectify namin dyan. Ito ang grinding machine namin na panlinis namin ng mga bolts, panghasa namin ng mga drill bits. Ayan, nagamit namin yan. Ayan po. At ito po ang mga lifting ano namin. Lifting chain namin. Ayan, shackle. Ayan po, shackle po yan. Ilang kilo po isa niya, no? And kilos. Bigat. Ayan, ginagamit namin dyan sa crane na dalawang 20 tonners na yan. Ginagamit namin siya kasi nung kasagsagan ng overhauling namin, kasagsagan ng manufacturing namin, marami kaming order. Kaya ito, punong-puno itong area ito. Punong-puno yan ng yung area niya, punong-puno ng mga ginagawa namin. Doon ng fabrication naman namin, fabrication ng welding shop, sa mga welding shop. Doon sa taas doon, yun ang office namin. Ayan. Habang hinihintay namin yung kliyente, gagala ko muna kayo sa aming shop. Dito, naigala ko na kasi dito. Ayan po. Dilim nga lang siya. Ayan. Ito po, mga gamit po namin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, bull gear. Ayan. Ayan po, bull gear yan. Tapos ito, settling namin. Ito yung mga set of tools namin. Ayan, mga set of tools. Tara po, tayo po muna lang ay gumala sa opisina. Ah, papakita ko niya rin po pala sa inyo yung aming compressor room. Kaso nga lang madumi siya. Hindi namin maintain ha. Ayan. Ayan. Ito po ang compressor namin na yan. Ayan po. Ang nagsusupply ng hangin sa buong shop namin. Dito ang mga electrical component, electrical breakers. Ayan. Dito namin ang dito naka connect lahat ng electrical supplies dito sa buong shop namin at opisina namin. Kape. Tara po, sa taas, sumunod po tayo. Yan. Po, conference room namin. Dito po sinasagawa yung mga meetings namin. Mga plans, yung mga ito po ang product namin. Yan po. Tapos ito po yung complete assemble ng aming product. Diyan mo nyo po makikita ang yan, diyan nyo po buong makikita ang kabuuan ng aming product. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina na bull gear.
helical bulger. Ito naman yung split sleeve journal bearing na nakakabit dito sa bulger. Siya yung mag-hold ng bigat ng bulger na ito. Ito naman po ang split horizontal. Ayan. Split horizontal leg pad journal bearing. Siya naman po yung mag-hold sa impeller. Yung binabalance natin sa baba. Ito yung ganyan yung binabalance natin sa baba. Ito yung dalawang split horizontal. Kaya sa tinawag na split horizontal split is natatanggal po siya, nahati po siya. Natatanggal po siya ng nahati na ano po siya sa dalawa. Kasi kaya ginawa yung ganyan for maintenance purpose. Madali siyang palitan. Kaya ganyan ang engineering na ginawa ng engineering design na ginawa ng aming kumpanya. Yan, ito na po yung kabuuan ng binabalance yan. Ito po yung rotor, ito po yung impeller. Yan, dyan po siya nakakabit. Ngayon po, ito po, ang gamit po nito is seal. Tinatawag po yan na carbon seal. Ang gamit po niya is para yung oil na naririto is hindi may migrate dito sa impeller. Ang hangin na nasa suction nito ng compressor ay purely hangin lang siya. Walang oil na magma-migrate. Kaya meron ito. Kaya meron ito. Shaft seal. Sa dalawang sa isang rotor, dalawa rin ang shaft seal magkabila. Sa first stage and second stage, parehas yan. Hangin naman ang nagpupush dyan. May hangin dyan, may seal air dito. Ipupush niya lahat ng oil dito. Pabalik dito sa casing. Yan. Pabalik dyan sa casing, ipupush niya yung oil. Para walang sumama na oil dito sa kinocompress na air. Yan, sa kinocompress na air. Yan po yan. Yan ang gamit ng seal. Kaya tinawag siyang seal, carbon seal. May carbon po yan dito na nag-hold ng rotor. Sa rotor. Nagsisil sa rotor para hindi mag-migrate ang oil. Kasi usually po, ang oil niya is hanggang dito lang lagi sa loob ng casing na to. Papunta rito. Nilulubricant niya to. Bearing at itong bulger, dalawang bearing ng bulger, itong impeller rotor din dito, yung impeller hindi, yung rotor tsaka yung bearing ng dalawa nito, nilulubricate din yan. Kaya ang oil, mostly dito lang siya. Hindi siya pwedeng lumabas dito. Hindi siya pwedeng lumabas dito o sumama sa hangin. Kaya ang aming compressor as is oil-free air compressor. Kaya tinatawag siyang oil-free oil compressor. Yan po. Yan ang aming product. Nag-advertisement na po ako ngayon kung sino bibili ko sa inyo ay si mag-online order lang po kayo. Okay. Ito po, karaniwan ng aming conference hall. Ayan po, mga awards na tinanggap ng aming kumpanya dahil po sa aming mga appreciation. Ayan. Dahil po sa magandang servisyo ginagawa ng aming kumpanya. Ah po, sa opisina namin. Ayan po, si Kuya Albert. Yeah! Ito, dito naman po ang aming kainan. Ayan. Kainan, tambayan. Ayan po, dito lang po. Ayan, nasa taas po tayo. Ayan, pantry namin. Diyan kami nagkakape. Ito, alam na po, this is operation manager namin. Kaso, hindi siya
Wala siya yan. Wala siya. Ayan. Ito na po tayo sa aking opisina. Ayan po. Ayan po ang aming opisina. At dito po ako nakapwesto sa bandang dulo. Ayan po ang aking table. Ito po. Sa bandang dulo ito. Sige po. Sana nabalitaan ko po na mukhang hindi makakarating po ang aming kliyente. Kung kaya ang aming kliyente, kung kaya pinuputol ko na po muna ang aking pagbibideo ito. Muli po, maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking po channel. Inaanyaya ko po kayo na pindutin niyo po ang button, ang subscribes button, at press niyo rin po ang bell button at ang share and like. Hindi po, maraming salamat po at magandang umaga po and God bless po sa ating lahat.